mga ka-showbiz. Ayaw umanong magpa-interview ni Dennis Cornejo, ang nagsampa ng mga kaso laban kay Bong Navarro. Ayon sa ABS-CBN News reporter na si Nico Bawa, ayaw magpa-unlock ng interview si Dennis sa media, ngunit naglabas ng pahayag kaugnay sa nangyari ngayon kay Bong Navarro. Sa kanyang tweet, ibinahagi ni Bawa ang pahayag ni Cornejo, "Kung ako instrumento upang maging ehemplo sa mga kababaihan na maging matatag, paglalaban ko at paninindigan sa adlaw ni Cornejo." Inihahanda nga ngayon ang kampo ni Dennis Cornejo sa pangungunan ni Attorney Ferdy Topacio, ang isasampa sa asawa ni Bong. Ito ay matapos ngang maglabas ng damdamin sa media ang misis ni Bong Navarro na si Tanya Bautista Navarro. At nang tanungin ko kung kailan ito, asap umano ito, wala pang ang sagot ang kampo ni Navong at Attorney Malyonga. Samantalang, sa muling paglabas ng kontrobersyal na paksang ito, ay maraming mga netizen ang hindi napigilang ipahayag ang kanilang opinyon. Binatikos ng iba si Bong, habang ang iba naman ay naniniwala na hindi ito ginawa ng TV host, maliban sa bahaging niloko niya ang kanyang kinakasama noong mga panahong yon na ngayon ay asawa na niya. Maraming ang netizen ang nagsuwestiyon na humingi na ng tulong si Bong Navarro kay Senator Rafi Tulfo nang mapag-usapan nila ang para sa susunod na hakbang. May mga nagtag din at ginamit ang hashtag Rafi Tulfo in action sa social media upang matulungan at mabigyan ng tamang hustisya umano si Bong. May mga humamon din na isalang umano si Denise sa lie detector ni Tulfo, ngunit ayon sa ilan, ay malamang na hindi pumayag ito at tanggihan gaya ng pagtanggi ngayon sa mga gustong hinga ng opinion nito. May mga hamon ang mga ito na sumalang sa lie detector test na ginagawa din ng mga mamamahayag sa mga inirereklamo sa kanyang programa. Willing ka bang magpa-lie detector? Diyan na natin malalaman kung nagsisinungaling ka. Pahayag ng isa. Aminin natin, nangyari yan sa kainitan ng karir ni Bong. Pero dahil dyan, naapektuhan ang kanyang popularidad at nakatikim siya ng pagbagsak ng kanyang mga pelikula. Kumedyan siya at masamang imahe para sa kanya yung pinagdududahan. Kaya kung sinasabi naman nilang hindi totoo yun, ipatapos na nila ang controversy dahil ang karir ni Bong ang nakataya dyan. May mga balita ring may mga nag-back out na sponsor sa aktor matapos ang isyong ito sa aktor. Ang laking bagay ang mawawala kay Bong Navarro. Nasa itaas ang kanyang karir sa kasalukuyan. Masaya ang kanyang private life. Pero heto nga, nangyari ang hindi inaasahan. Sayang, dahil kahit ano pang sabihin, mas malaki ang mawawala kay Bong. Isang malaking aral sa mga stars ngayon na kailangan maingat sa mga desisyon.